Today to everybody, ito po si Pastor Bert Luzano ng BTSA. Welcome po kayo today again, once again sa ating Our Daily Breath, Our Daily Devotions. And before we begin this devotion for today, let us all pray. Dear Father in Heaven, thank you very much for waking us up today. Thank you for the power, the strength, the love and care you showed to us the whole night. Thank you for your angels that guard us the whole evening. The whole time we sleep together with our family. Thank you, there's still a heart that beats for us and for our family. The air that we breathe, the strength, the power comes from your love and care. And thank you for blessing us all, showing us compassion all the time. As we continue to pray for those sick people at the hospital and COVID-19 patients, from mild to critical conditions, we rebuke sickness in their bodies. Healing in COVID virus patients in Jesus' name. COVID-19 ward will be empty and those patients will go back, get back home and reunited with their families. Thank you for lowering down our cases in Metro Manila as well in the whole of Philippines. Little by little every day we know we can achieve our normalized once again and have many people decided to be vaccinated. Yes, we claim that and we claim healing those people who have diseases in the heart, kidneys, liver, pancreas, stomach, bones, tuberculosis, tumor, cancer, autoimmune diseases, asthma, vertigo, kidney stone, gallstones. Rebuke that in Jesus' name. As we continue to pray for a quick recovery of Duncan, it's going to be okay in Jesus' name. And Sister Nancy's condition is going to be, she's going to be healed from head to the sole of her foot. Nancy Zara will get better and get better every day in Jesus' name. And also pray for those sick people, sick friends, sick neighbors, sick churchmates, sick relatives suffering from a disease right now. We claim healing touch. By your wounds, we are healed, Jesus. Use it, pray. Amen. Hallelujah. You know, ang ating pag-usapan ngayon devotions ay ngayon devotion ay tungkol sa pagpapatawad. Ano, alam niyo, one of the toughest challenge in life yung pagtatagumpay sa galit, sa mga sakit natin naramdaman, sa mga pang-insulto natin naranasan sa ibang tao, panglalait, pananakit, pagibintang, especially sa mga taong tunay na kilala at mahal man natin malapit sa atin. Bilang mananampalataya ng the Lord, maraming tayo nairinig tungkol sa pagpapatawad. Of course, we need to forgive. Pero minsan, ang daling sabihin. Minsan, ang hirap gawin. Minsan, kadugo pa natin, close pa sa atin, nakagawa sa atin ng masasakit, ano? And independent churchmates. We will seem to hold tight to the anger and the hurt, the grudge, hurt the grudge that we experience. And, of course, inaantayin natin mag-apology yung naka-offend na party, nahayaan natin silang mag-sorry. Kasi sila naman na may kasalanan, kadalasan. Kailangan magpapatawad tayo basta matuto sila mag-sorry. Normally, we experience that, we experience those. And you know, an apology is nice, but the secret ingredient to righting the wrong, in fact, is nothing really that's right, the wrong. However, you know, the behavior and ating response tungkol dun sa mga dami relationship is really important. So ano ba ang pwedeng magpakalma sa ating mga pusong sugatan at nabibigatan? Ang pagpapatawad ay isang regalo, no? Ito'y biyaya ng Diyos sa mga nasaktan, sa mga talagang namang inape, talagang na-offend, no? Talagang mistreated, no? Para pag hindi nagsorry yung na-offend sa'yo? Paano kung di sila nag-apologize? Paano yun? Kailangan ba hindi mas lalo patawarin kasi hindi naman nila ginawa yung kalang side or kalang participation? Paano yun? Alam nyo, ang pagpapatawad hindi lang regalo sa kabilang partido. Ito rin yung regalo para sa ating mga sarili. Ang pagpapatawad ay nagbibigay sa atin ng daan mag-move on para sa mga sakit, pait natin naranasan at para ma-enjoy natin ang buhay without excess baggages at kalungkutan. You know, hayaan natin ang Diyos ang bumawi. Hayaan natin ang Diyos ang mag-handle ng lahat. No, sabi sa Romans 12:17-21, as you remember,
Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, "It's mine to avenge, I will repay," says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, hayaan natin ang Diyos ang mamatay. Hayaan natin ang Diyos ang kumilati sa mga pagkakamaling nagawa man nga sa ating kapwa. Well, of course, mahirap, pero we need to love our enemies. We are called to overcome evil with good. Pag binalabay yung mga maapi sa'yo, nang mamaliit sa'yo, nang dudusta sa'yo, okay lang ba yun? Kasi pinatawad mo na sila. Naniniwala po ako na pwede tayo mawala ng sama na loob, pwede tayo makapag-release natin pait, kabigatan sa ating mga puso. Pero, huwag natin maging punching bag. Okay? So, we need to be loving and strong, pero hindi ka magpapa-abuso. You need to have wisdom in controlling those. Let God handle the burden, yes, at sa paghatol. And, you know, by handling the judgment over to God, papasa natin sa Kanya, siya nang bahala, malaya po tayo makamag-move on at makapag-enjoy ng buhay natin. Kasi ang daming namimiss nating enjoyment kapag bit-bit natin yan. Bit-bit natin yan. So, we need to allow Him. And because, you know, we are called really to forgive no matter what. We are called. It's not really a pakiusap by God eh, by Jesus. You know, Matthew 6:14 to 15, as you remember, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins." Siyempre, natanong mo na ba sa sarili mo, pwede ba tayong hindi magpatawad? May opinion ako dyan eh, pwede naman. Make sure lang hindi ka magkakamali. Ikaw talagang sagot mo, hindi pwede yun. Yun talaga. Talaga pwede ba? Kailangan tayong ating magpatawad, mga kapatid, mga kaibigan. Alright, we need to learn about it. Forgiveness not only is nagpapalaya sa atin sa mga kabigatan, mga tampo natin, mga galit natin sa puso. Pero tinawag talaga tayo magpatawad, mga kapatid. Pinangako sa atin ng Diyos na papatawarin niya ang ating mga kasalanan. Pero syempre, gawin natin ito sa ating mga sa kapwa din. We should expect our sin to be forgiven but refuse to forgive those who sin against us. At tumaasa tayo sa Panginoon Diyos na tayo patatawarin niya and nais niya tayong gumawa rin ng kagaya nun. Because Jesus set our example. Jesus set our example on Luke 23:34, remember? Jesus said, "Father, forgive them for they do not know what they are doing." And He divided up His clothes by casting lots. And when iisulto si Lord, nagpustahan pa yung kanyang damit. Inawalang iya siya, no? Alam nyo, minsan kukuha ka ng karapatan, kukuha ka ng tama ka kasi ikaw naman yung nagabyado, ikaw naman yung insulto. But si Jesus Christ, He can command legion of angels to kill those Roman soldiers, but He never choose to do that because He believe in the Lord. He believe in God will help him. He believe that the Lord, our Lord Jesus Christ, walked the way He taught the disciples to love the enemies, even though it's really hurting. Si Stephen, ginaya din yan. Yung siya'y pinapatay sa pagbabato. So anyway, mga kapatid, mga kaibigan, mahirap po ito. But before the year ends, let's practice everything. Let's forgive those who torture us, who give us agony, sadness, and abandonment. Yung bang sa gusto ng galit mo, dahil naansurto ka, pinag-rider ka, so to speak, inimbento ka ng kwentong mali, at pinakinarad pa sa iba, gusto mo siya ikuskus yung mukha niya sa magaspang na hollow blocks para makabawi ka lang. Of course, we never do that now. As we are Christ, we follow God, we follow Christ, and allow Him to do whatever He wants to because He's in control, and let Him be the judge of everybody. And I respond to love, and to understand, and to love in spite of. Because the world taught us to love because of, but Jesus taught us to love in spite of. Sa kabila ng lahat. God bless everybody. Fire in heaven, we want to thank you for your love today, every day. Thank you for teaching us that we need really to forgive.
No ifs, no buts, no conditions. As you want, we ask forgiveness upon you. Forgive us all. Thank you for forgiveness and the salvation. And teach us to forgive without conditions. Using a prayer. Amen. God bless mga kaibigan, mga believers. Jesus, take care always. See you sa ating nalapit na face-to-face worship. Lagi mag-iingat. God is good all the time. Ito po si Pastor Bird sa ating daily breath. Take care. See ya. Bye.